Good day, guys. Ngayon na naman, maglalagay tayo ng accessory lights sa ating Marsh 115. So, tapos na nating ilagay yung halo switch natin. Gagawin natin siyang park light, yung halo switch natin. So, kung hindi pa kayo nakapanood kung paano ilagay yan, ilalagay ko na lang sa description below paano maglagay ng halo switch. So, ilalagay natin to. Kasama siya pala, guys, sa ano, pag nag-blink yung signal light mo, nagbi-blink din yung park light mo para magandang tingnan. So, tara, guys. So, babaklasin muna natin yung pangharap na flarings, guys, ng ano, ng Smash 115. So, na turuan ko na din kayo paano magbaklas niyan kasama dun yan sa pag lagay ng halo switch. At sa kung bago pa lang pala kayo sa channel ko, guys, mag-subscribe na lang kayo at hit nyo na rin yung notification button para ma-update kayo sa mga bagong videos natin. Ito, guys, na-open ko na. So, ito yung mga lines ng halo switch natin. Saka dito sa kabila, guys, kung makikita nyo, nandito yung accessory wire natin. Ang tinatawag, guys, na accessory wire, nagkakaroon na siya ng power pag inon nyo yung susi. Pag naka-off yung susi, walang power yung accessory wire natin. So, lahat ng motor or karamihan, meron yan. Ang sa Smash, ang accessory wire niya is yung orange. Yung orange. Pag inon mo yung motor, meaning may power na 12 volts positive yung orange. So, naglagay ako ng extension na lang na wire para hindi na tayo magkabit dyan. So, ito nang labas niya. Bali, sa accessory wire to. So, pag inon mo yung ano, yung motor, magkakaroon ng 12 volts ito. So, dito natin ngayon ikakabit yung power source or power in ng switch natin, ng halo switch. Bali, dito papasok yung ano, yung 12 volts at saka dito lalabas sa green at saka white sa normally open at saka normally close. So, yung green normally close, yung white yung normally open. Yung red naman dito sa halo switch, yan yung para sa LED ng halo switch para umiilaw siya. Saka yung blue sa ground. So, ang gagawin natin, guys, ipagsasabay lang natin yung positive ng dalawang LED natin na ating ikakabit. Tapos pag napagsama mo na, guys, yung dalawang positive ng LED, ilagay mo siya sa normally normally open. Na normally open meaning pag pinindot nyo yung halo switch, may power na lalabas dito sa white. So, idugtong mo siya dito para pag press mo ng halo switch, magkakaroon ng positive power yung LED nyo. Okay, ang susunod, guys, yung negative na naman ng LED ninyo, ang negative ng sa left, ilagay nyo sa positive ng dito, I mean sa right ito ng motor. Yung negative ng sa right, ilalagay nyo sa positive ng right dito. Saka yung negative ng LED dito sa left na naman, ilagay nyo din sa positive, guys, ha, positive ng sa left. So, ipitin lang natin yan mamaya para hindi mahirap sa kabalutan ng mga electrical tape. Sige, ilagay ko muna, guys, wala kasi akong cameraman, eh.
Okay, yan guys, so inipit ko lang siya para hindi niya nakakailangang mag mag-open ng wire sa mga wire natin. Pwede niyo man siyang iipit lang sa dito mismo sa connector, ganun din sa kabila sa left. So yung negative, ulitin ko ha, yung negative ng LED lagay niyo sa positive ng signal light kabilaan para magamit, para nagbi-blink din siya pag pag nagsi-signal light kayo. Ayan guys, nakunek ko na yung mga wires. So try na natin. So on natin yung switch. So meaning may power na yung accessory wire natin kasi naka-on na yung switch. So umiilaw na yung dashboard. Nakita nyo rin, umiilaw na rin yung halo switch natin. So pag pinindot nyo yan, dapat iilaw na yung park light natin. Yun, ganyan. So ginawa natin na ganyan para may park light tayo. At saka double purpose din siya guys. Kaya ako dun siya kinabit sa positive ng signal light. Tingnan nyo guys kung anong mangyayari pag nag signal light tayo. Yan. So nag-blink din siya. Nag-alternate sila ng signal light. Ganun din sa kabila. Okay. Hindi ibang terminal yung nalagyan natin sa kabila guys. Okay, yan na guys. Naayos ko na. Pag ganun, hindi siya nag-blink. Meaning, hindi sa negative na wire nyo nakabit siya. Ay, sa positive, dun nyo siya nakabit sa negative. So, try natin ulit sa kabila. Ayan, nagbi-blink na siya. Tapos, pag nag-hazard kayo, ayan, nagbi-blink din silang dalawa. Tapos, pag nawala na, so, steady light na lang. Ayan. So, ganun din yung gagawin sa likod guys, same lang naman yung connection niya. Ganun din, magpa-run ka lang ng wire mura dito sa harapan papunta dun sa likod para sa accessory power nila mula sa halo switch yung linagyan mo ng positive nito. So sa susunod, tuturo din natin paano maglagay ng hazard. Saka marami pa tayong matututunan. So just stay tuned lang guys sa mga paparating pa natin mga videos. So thank you for watching.